Saan ka man ngayon, dinala ng pagkakataon, nag-iisang humarap sa hamon, at hindi uurong. Kahit nasa malayo ka, saan mang panig ng daigdig, tinig mo'y makakarating, pakikinggan ang iyong hiling, ang Tinig Pinoy, karamay mo. Kahit saan dako ng mundo, isang mithiin, isang hangarin, marinig ang tinig natin. Ugali nating ginagisnan, mula noong nagtutulungan, Pilipino ay nagkakaisa, sa ibang bansa ay magkakasama. Isigaw sa buong mundo, nang marinig ang tinig mo, tinig natin ay pagsasamahin, tagumpay ay magkakambit, ang Tinig Pinoy, karamay mo. Kahit saan dako ng mundo, isang mithiin, isang hangarin, marinig ang tinig natin. Ugali nating kinagisnan, mula noong nagtutulungan, Pilipino ay nagkakaisa, sa ibang bansa ay magkakasama. This is Tinig Pinoy. Tinig Pinoy. Tinig Pinoy. Isang mapagpalang araw po ang sana'y sumaating lahat sa ang dako ng mundo man tayo nandoon sa kasalukuyan. Ang ating pong palatuntunan ngayong araw na ito ay special. We are remembering and celebrating the life of an icon. Isang original Filipino music po, isang dakilang kababayan, si Heber Bartolome po. In fact, kasama po natin ngayon ang isa sa kanyang mga anak na si Chris. Nasa Pilipinas, makikita po natin yung lamay niya. Pero bago yan, allow me to bring on screen ang isa sa ating mga guests ngayong araw na ito, Tita Lu of Gabay ng Gabay International. Magandang umaga, Gabay ng OFW International host and very good friend. Hi! Medina. Yan. Hi, magandang gabi at maraming salamat Kuya Dan sa invitation. Live din tayo sa Pilipinas. Paki-share na lang para maraming makaalala kay Heber Bartolome, kay Kuya. Yeah, salamat po. Okay, kasama rin natin ngayon si Professor Ernie Cordero na nasa Ottawa, isa po sa mga estudyante ni Heber nung siya nagtuturo pa sa De La Salle College. Magandang umaga po, Ernie. Hi, malugod po akong nakikiisa sa dalamhating ating nadarama sa pagpanaw ng isang magiting at mabuting tao, si Professor Heber Bartolome, isang kakaibang guro sa larangan ng akademiko, isang malamig at mainit na pagbati mula rito sa Ottawa, at salamat Kuya Dan sa paanyaya. Maraming salamat. And Tita Lu also. Yeah. Okay. Let me now welcome also nasa lamay po ni Heber ngayon ang isa sa kanyang mga anak na si Chris. Magandang gabi sa iyo, Chris. Magandang gabi, Quintan. Yeah. Si Chris po ay nakilala natin dahil kasama siya ni Heber dito noong magpunta si Heber para maging guest natin dito sa Ottawa when we had Ottawa's Tinig Pinoy Talent, that talent. Yun. So, Chris, masaya kami na nakikita ka namin ngayon because we haven't seen one another since the time you visited us here. But we're also saddened
dahil siyempre nakalulungkot na mawala ang ating kaibigan, siyang dakilang Pilipino sa larangan ng sine, hindi lang sa musika, kung hindi maging painting. And I understand si Heber is also an astrologer. So kumusta naman, Chris, ang ating mga kababayang nandyan ngayon sa Burol? Mukhang masaya naman mga tao, nag-enjoy. Treat ako po, ah. Oh, yeah, please. Sige. Ayaw niya ng malungkot. Parang ayaw ni Kuya Heber malungkot tao dyan. Okay. I-focus natin si Chris. Yeah. Ito po yung picture ni tatay. Kita niyo po? Yeah, kita-kita namin. Kita namin. And ito po siya nakapahinga ngayon. Ayun. Dito kami po sa bahay po namin sa Batlan. Okay. And nahinagtutukan ito mga kaya. Dito po ko sa para pa nila. Dito yung mga tao. Marami po, siguro, 100 tao dito. Kahit konti yung tayo yung mga Pinoy. Ayoy, mga Pinoy! Sabi nyo, naka-live tayo. Pwede pa naman mag-request lang tayo mga Pinoy ulit. Isa pa. Oh, para sa Canada. Oo, live in Canada! Panorin po natin ang tayo mga Pinoy. Sige. Ibang kanta na lang. Oh, ibang kanta na lang po. Oh, Karaniwang Tao. Karaniwang Tao daw. Sige, walang na lang po natin. Tao. Kasi natutugtog na nila yung tayo mga Pinoy. Yung Almusal kaya? Almusal! Susubukan natin. Okay. Oh, live tayo sa Canada. Sino ang banda? Sa Canada po. Sa Canada. Pagpakilala daw po kayo. Ako po si Willie Sanuan. Ang G-Cast to ay... Hindi, sabihin mo, malamig ngayon dyan. Oh, malamig dyan. Malamig po dito ngayon. So, abang nagpapalamig kayo, kami rito nagpapainit. Papainit po. Tribute kay Kuya Heber. Alam niyo, ito yung isinulat ni Heber nung nasa Olonga po siya. Ikaw po siyang babae ron, no? Nena. Pwede yan, Nena. Parang telenovela eh. Napaiyak pang araw yung babae. Tapos maya-maya biglang tumatawa na. Ay, yes. Ito yung isang may pinamakita na Nena. Na, yan. Isa sa kanta niya. Sa isang nightclub sa Colombia. Yan, Nena. Yan. Ay, pagod. Galing sa laba. Wala pang tulog. Si Nena'y nababasa. Nag-aaral pa. Chris, lapit mo yung mic. Yeah.
di nakapag-alay, di natitiyak kung ano ang nangyayari. O kay hirap ng buhay na kanyang dinala. Ang tanong yan, kailan ito magwawakas? Okay, medyo nag-freeze ano ha? Oh, okay lang yan. Background na lang natin, kuya. Yeah. Kasalukuyan po nating pinanonood ang video courtesy of Greece, Bartolome. At narinig po natin ang awit ng Nena na isa sa mga pinakapopular na awit natin na ever. Ang maawit pong kasalukuyan ay si Lery and Juan. Bago tumilit, si Nena'y umalis. Laging nakamena, may siyang tali. Ang itsura niya ay kaapit-kapit. Bukas na ng umaga, ang kanyang baliw. Ayaw ni Nena, ngunit siya'y nagigipin. Oh, Nena, Nena. Ni Nena, marami pang iba, kahit saan, marami Nena. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Maraming salamat din po. Thank you, live. Thank you po. Bigyan naman natin ang huwag yung mga makakanta. Palagay po, dapat na nating tawagin si Mr. Leonard na aking kaibigan. Ito po yung asang bahay. Makikita. Mamaya balik po tayo sa Facebook. Yeah. Huwag mo masyadong bilisan, Chris. Hindi namin nakikita. Ayan. Yung picture niyang malaki. So, self-portrait yan. Yeah. Oh, painting. Watercolor. Watercolor. Wow. At nagpunta rito si Heber sa Ottawa isang beses. At siya ay nagkaroon ng art exhibit. And he brought with him 35 pieces of his personal creations. Yeah, okay. So, may mga painting po sa flowers. Yeah. And nakapalibot pa yung mga paintings din niya sa buong floor ko. Okay. Maka-exhibit ko rin. I've seen some of this. Hindi ako pinalad na makabili. Pero si Regina, I think purchased one of his paintings.
artista eh. Ito po sa ibang artist, kasama na rin sa kaya natin. Ito po, kaibigan ko. Hello po. Hello. Hello daw from Canada. Hello. Hello. Hello po kayo. Ito pa painting ko. Ayan, painting yan ni Kaheber. Maraming. Yung dinala niya rito sa Ottawa noon, Chris, 35 pieces. So lahat na ng 35 pieces na dyan. Hindi ko lang masasabi kasi hindi ko pa po ini-inventory po. Oo, hindi ko lang yung may pakita po ako sa inyo yung maganda po. Dito po tayo sa likod ng stage. Meron po dito yung mga black light paintings. Oh, wow. Look at that. Nakikinaw lang siya kapag may black light. Oh, oh. Yan, katulad niya yun. Ano, naka-black light. Kapag normal na light, ha? Yeah. Kaputi lang po siya. Parang right. Blank canvas. Pero pag nailaw ng black light. Tandang Sora. Si Aragon po nag-painting ito. Pangarap ito. Okay. Tandang Sora yan. Konti, pero maganda. Yeah. Very nice. Very nice. Okay. I think yung Magsikan dati. Meron tayo pong Banyuhay na painting. Oh, nice. Andyan si Kaheber, kasama si Lery ba yun? Tsaka si Jesse. Tsaka si Lery, tsaka si Tito Jesse. Yeah, yung dalawang kapatid ko niya. So, yan. So, magkasama na ngayon si Lery at saka si Kaheber. Opo, nakakalupatid na nawala na rin po si Tito Lery. Si Sampagita po, ayan. Yeah, si Sampagita. Yeah, sino yan? Si Mike Anapol? Si Mike Anapol. Yeah. Opo. Yeah. Oh, sabi ko sa isi siya, please. Ito pa tayo ng lugar. Although, don't do one place. Halos natin ang tao dito, nagsama-sama para... Para lang, ano? Right. Pero huwag po kayo matakot kasi yan po ang talaga... So, Chris, ngayon ang last day ng buro ni Kaheber. Yeah, hindi po, second day pa lang. Second day pa lang. I see. At kailan ang kanyang libing ni Kaheber? Magiging on Monday po. Kapatid, magulang, alam. Ibigay po natin ng mga okay. So may pagkakataon pa ang mga fans niya para bumisita. Meron bang mga patakaran para sa pagpunta dyan sa Burol ni Kaheber? Dapat sa schedule kasi yung tonight medyo masyadong maraming tao pa makontrol. Maraming tao pa in out sa maraming tao. Kaya na ako niyang Chris, ha? So, meron palang schedule. So, yung mga gustong bumisita, paano sila makapagpapaschedule na bisita nila? Doon po sa Facebook po, may... Sa araw na kanilang nagdaan, pandemya, Panginoon. Maglagay ng mga pangalan. Panginoon, ang kanilang mga isipan, siwa, at kanilang from at source ito, sandali po na may bigyan niyo po ng inspiration ng ating mga afternoon, usually na friends and family nga lang. Ng mga kanilang mga anak na may inspiration sila na mag-contribute kami, sa kanilang mga nakita, mga gawain ng kanilang mga magulang. And I think tomorrow there will also be another Panginoon, po yung nangalangin na bawat isa. Medyo layo ka lang ng konti dyan sa ano sa talaga salita kasi hindi namin marinig yung sinasabi mo. Yeah, so I was asking kanina kung paano magpapaschedule yung mga gustong bumisita at makita ang labi ni Kaheber. Ang kailangan po nila gawin po, mag-ano lang sila. Sa Facebook po, may ginawa pong visiting. Ito na mag-visit. Okay. Hanapin nyo na lang po. Hanapin ko ipa-flash. Mami, I'll try to forward it to you. Opo. Try to forward it sa Facebook in a bit. After this. Okay. Yeah. Chris, may mga kaibigan si Kaheber na nasa labas ng bansa na maaaring nanonood ngayon at gustong magpadala ng konting paalala at tabuloy, tulong sa burol ni Kaheber.
kung maaaring i-text mo sa akin yung GC or kung paano magagawa yon para ma-share din natin dito sa ating live stream. Sige po, gawin ko po after ng ano, ng live show. Okay. Maraming salamat po sa mga gusto tumulong na rin po. Yeah. Appreciate po namin yan. Pero, kailangan din namin. I know, yeah. Nakapanahon ngayon, matagal siyempre na hindi nakapag-show si Kaya. Oo, lockdown. Close your eyes and think of me, and soon I will be there. Even your darkest night, you just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Will the spring, summer, or fall, all you gotta do is call, and I'm easy, yes I will. You got a friend, you smile above you. It turned dark and full of clouds, and that old north wind she began to blow. So Chris, sino sa mga kaibigang mga awit o performers ni Heber sa kasalukuyan ay nandyan? Alas lahat ng mga tao dito. Pero mga lahat din ang okay. Andyan po yung kapatid niya. Si Jesse. Opo, si mga kaibigan niya po. Ito sa iyo po mga grupo ng musika. Ito po si Tintoy. Nakikilala niyo, galing po ang kanda. Hello. Nakasama din po niya. Eh, dinaya po ni Tintoy. Diyan po. Hello. Maganda yung wall pero gusto natin makita yung tao. Amay Bisaya po. Hello Amay. Baka gusto niya magsalita ng konti. Naging kasama namin dito sa Canada yan nung nag-pasyal si Heber dito. Hello. So Amay, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Konting mensahe po para sa ating mga kababayan na nanonood sa kasalukuyan. Yes, sa mga taga Canada, galing kami dyan ni Kuya Heber sa Toronto, Vancouver. Ang masasabi ko po, nawala na naman kami ng isang aliki. Kasi si Heber, napakagaling na tao, magandang kasama, marami po natutunan. Idol po talaga siya, kaya napasama ko sa Canada dahil sa ganyang convincing power. Ngayon, nandito kami sa tahanan ni Heber, medyo masaya. Maraming nagkakasaya, nagkakainuman, pero ako naman, medyo okay lang, medyo meron ako ng ano, kasi nagtulong ako ng Marcos. Okay lang yan. Ano naman dito yan?
Okay, okay. Okay lang po. Salamat. Salamat po. Salamat din po, Kamay. Maraming salamat. Okay. Okay na? Okay. Okay. Narinig kayo. Narinig kayo. Narinig kayo sa isang legend. Okay. And panghuling message from you, Chris. Personal message to the thousands or millions of Heber's fans out there, either in the Philippines or sa labas ng bansa. Yes. So, I guess thank you po na marami sa pagsuporta nyo o pagitarong pagmamahal sa tatay ko. Gidigilin ako sa kanya. Siyempre, mahal nga ako doon. Lalo na yung pumunta kami dyan sa Canada. Tiktok ko kung paano siya may pag-usap sa tao. Sobrang husay, sobrang bait. Sobrang marami rin tumulong din sa amin sa Canada, so thankful din ako sa Canada. Kaya kita ko yan, tumulong kami ni Kuya dahil nandun po kami. Miss Regina, tumulong din po, and a lot of other people from Canada helped out. So thank you very much, and all those who love and support my father. Okay. Maraming salamat din, Chris. Pakiparating na lang sa kamag-ana at kapamilya ni Heber ang aming pakikidalamhati galing dito sa Tinig Pinoy, sa Ottawa, Canada. Maraming salamat, Chris. Thank maraming you. Salamat. Thank you very much. Okay. At yan po si Heber tuloy. At yan po si Chris, isa sa mga supling, isa sa mga anak ng ating umana o na kaibigan, Heber Bartolome. Maraming maraming salamat, Chris. And we know that you will be busy, so we're going to allow you to join your friends out there. Maraming salamat muli. Okay, so balik tayo dito sa Canada at sa Maynila, kung saan kasama din natin ang lady host at ang isa sa mga pangunahing DJ host, lady host sa ating bansang Pilipinas. Siya po ang producer at host ng programang Gabay ng OFW International. Medyo I'm still... nasisiyahan na makita ang mga kaibigan ni Heber na nandiyan dyan at sharing his music, which is one of his greatest legacy sa ating kapanahonan. Buti pa siya may legacy. Ikaw din naman. Tayo naman, meron tayong kanya-kanyang legacy. Ano, of course, ang legacy ni Heber, katulad nga ng sinabi sa naka-post ngayon sa ating screen na galing kay Professor Ernie Cordero, sabi niya, isang malaking hamon sa atin na nakakilala kay Professor Heber na tanghaling isa siya sa national artist sa musika. Huli na, subalit tribute yan sa mga gawa niyang tumatak sa ating pagka-Pilipino. Well said. Maraming maraming salamat, Ernie. Yan po ay isang dakilang pahayag ng isang estudyante ng ating profesor. At the same time, I of course he was a singer, composer, ano pa ba? Painter, right? Mm-hmm. A poet, mm-hmm. An astrologer, professor. And mm-hmm. A professor. And most importantly, he was a citizen of the world. He was owned by the world. Yeah. So maraming salamat po sa iniwanan ninyong alaala, Heber. Magkikita-kita pa rin tayo, pero sana hindi naman natin madaliin. Di ba ka? Hindi ba ka, Ernie? Hindi natin bigla ako natawa doon, ha? So, bilang kaibigan ni Heber, Tita Lou, would you like to share a few snippets of your moments with our fallen idol? Hours before he died, kausap ko siya tungkol sa song niyang Election. It's an old song na pwede pang
sabi ko, gawin ko itong song mo kasi election na naman, baguhin ko lang. Kasi yung old video niya, nandun siya ng ERAP. So, papalitan ko ng mga Bongbong Marcos, Lenny. Nag-usap kami ng lunchtime, no? Matay ng gabi. Di ba nakakakilabot yon? Friend ko siya. Siguro tatlong dekada na kami magkaibigan ni Heber. And then, nakilala ko siya. Nakilala niya ako sa radio and then naging neighbor ko siya sa Cubao. Gusto ko yung mga music ni Heber kasi nationalistic in nature, social, yeah. Di ba? Social. Alam mo yung may relevance yung kanyang mga kanta. Mm-hmm. Alam mo yung may dating, may mensahen. Right. Hindi siya yung nagre-rebelde lang na mga protest songs pero hindi siya lumalaban sa gobyerno kundi dinidescribe lang niya yung buhay sa Pilipinas. Kaya naalala ko sa kanya yung naging kaibigan ko siya. Hindi halatang professor, hindi halatang taga-UP, hindi halatang nagturo sa Lasal. Right. Kasi napaka-simpleng tao talaga siya. Bisa ka nagbiro pa ako sa kanya eh. Sabi ko, kala ko ba wala akong kotse? Kasi yung kanta mo, karaniwang tao, walang kotse. Sabi niya, paano naman ako tutugtog? Lalaki na mga dala ko. Ang naalala ko kay Heber, kaya ako siya naging kaibigan. Kasi hindi siya masyadong mataas maningil ng talent fee basta merong makikinabang dun sa isang event. Halimbawa, right. Free concert. Nag-concert kami sa POEA. Yeah. Wala kayong pag-uusapan sa talent fee dahil alam niya na hindi ka naman kikita dun sa event. Gano'n siya kadaling kausap. Kaya kami naging friends. I agree. Kasi hindi siya mukhang pera. No, napakamasa. That's right. Naranasan namin yan dito sa Canada, Tita Lou. In fact, dito sa Ottawa, ay binigyan niya ng isang concert sa isa sa mga simbahan dito. Marami rin mga Pilipino ang dumalo despite the short notice. But he was so humble and people really... tawag dito, polarized talaga towards him. Hindi talaga siya pinagbigyan na hindi magpakuha ng picture, group picture, selfie, mga ganun bagay. At ang fee niya was nothing to talk about. You know, kahit na ano lang, sabi niya, basta't mapagbigyan lang natin yung... Panggaso lang. Napakabait na tao. Mm-hmm. Isa sa mga naging kaibigan dito na sa Ottawa ni Kaheber ay si Dom Rosete, the chef and owner of a restaurant, Kafamilya, kung saan nagkaroon din ng isang special, an intimate evening with Kaheber, kung saan ay mga 100 Pilipino ang nandoon at dumalo na nasa restaurant. Mamaya po papakita natin yung konting mga larawan. Meron actually yung video yun eh. So maybe we will share that later, assuming we have enough time. So dun po sa mga gustong bumisita kay Kaheber sa kanyang funeral service, kailangan pong mag-register kayo. Dala po ng problema natin sa pandemya. So please. Magagalit ang barangay. Yeah. Bisitahin po ninyo yung kanyang Facebook account na sa kasalukuyan ay naka-flash dyan. Kung nahirapan naman po kayong kopyahin nito, well, just go to, just Google or go to Facebook and look for his profile. Heber Bartolome po. Okay. Si Ka-Ernie dito, na kasama natin dito sa Ottawa, ay meron ding experience. And I was hoping he can share some snippets of those moments with our Kaheber. Kaheber? Oh, yeah. Kuya Len, salamat. Siguro isang karangalan na mabanggit na naging kasama namin si Professor Heber bilang isang guro. Bigyan natin ng pansin ng iba namang, ano ba yan? Mukha ng buhay ni Heber bilang isang professor. Right. Isa sa mga natatandaan ko niyan na ginawa niya sa klase namin, alam mo, kinuha ko pa nga yung aking ano eh, buti dala-dala ko itong aking transcript of record. Mataas pala yung masyado yung binigay niya sa akin. Wow! Pet ka ba? Hindi naman masyado. Pero sa panitikang Pilipino, siya yung aming professor, no? Okay. Alam mo, ginagawa niya, one time, dinala niya yung gitara niya. Kumanta siya doon sa classroom. Ang daming nakadungaw doon sa pintuan namin eh. Akala ko ano yung nangyayaring concert. Ganun siya ka-creative.
And that was in the mid-80s. Ibig sabihin, siya ay isang tao na ahead of his time. Mm-hmm. Na yung paraan ng pagtuturo, kakaiba. Siya actual niya, no? Siguro, swerte lang ang pamantasang De La Salle na makuha siya. Ang sinasabi niya nga noon gusto ni brother ni brother president mag-master's ako, mag-PhD, hindi ko na kailangan 'yan, sabi niya. Gawa na ako I mean, he's made, no? Right. UP at saka yung mga nagawa niya na parang iniisip ko nga alisin mo si Heber sa pagka-Pilipino natin, sa pananaw ng pagka-Pilipino. Makilala pa kaya natin ang ating sarili na hindi natin naririnig yung tayo isang Pinoy, ang kanta kay Nena. Yes. Mga ganon, kahapon nga nakikinig ako, Kuya Dan, at sabi ko, kakaiba talaga to si Heber. At gusto ko lang sabihin na, alam mo yung kakaiba sa kanya, pagka nagpa-exam yan, right, allowed kayo ng shoulder to shoulder. Ito, trivia na lang . Uh-huh. Okay, huwag kayong maingay, you're allowed to take the exam, basta shoulder to shoulder, walang gagalaw. Sabi niya kasi, filosofiya niya. Kayo ba no nag-aaral, yung bang ni-review nyo, natatandaan nyo pa hanggang ngayon? Uh-huh. Pero yung kinopya nyo, sabi niya, natatandaan mo kung sino yung kinopyahan mo at saka yung kinopya mo, di ba? Uh-huh. Kaya siya natanggal sa UP yata at saka sa De La Salle. Because of that controversial stand on education, no? Pero nakakatuwa lang, isang ano lang yan, isang parte lang nung sinasabi niya na yun, na very peculiar professor at napaka-approachable niya. Down to earth, sabi mo nga, Tita Lou, totoo yan. Kahit sa mga estudyante, nakikipag-usap. Lalo nga, ako nga, nung nakita kong kaibigan ni Kuya Dan, minessage ko lang, sagot siya kaagad. Tapos, mula nitong huling pag-ano namin, parati na kami nag-chat-chat. Nung na-hospital siya, kung ano yung klase ng sakit niya, nakadetalye, may picture pa, pati yung kanyang medical record, pinadala niya. Marami kami napag-usapan. At tama ka, Tita Lou, na yung mga pagiging Pilipino niya at makabayan, nandun pa rin. At doon sa mga huli niyang kanta, medyo confidential, pero meron siyang sinasabi sa akin tungkol sa politika sa ngayon kasi kinukulit ko siya. Ikaw, ano ba? Yeah. Meron, sayang nga lang at nauna siya, no? Kaya nga, yung panawagan ko, Kuya Dan, sabi ko nga, napag-usapan din namin yun. Sabi niya, hindi ko na iniisip yan, Ernie, yung pagiging national artist niya. Sabi ko, meron niyang naging national artist si ilang panahon pa lang nasa, ikaw ang nagpasimula niya. Sabi niya, nagkaroon ng pagkakataon, pero alam mo naman tayo, hindi tayo masyadong, yan lang siguro, no, na walang kakayahang hindi nakakapit sa nasa katungkulan. Sana sa kanyang pagpanaw, maalala natin na maraki ang naging ambag ni Professor Heber. Right. At yan ay tumatak. Kaya nga sabi ko, sasama ako kung magkakaroon ng petition to launch his application for national artist. Sayang nga, dahil malaking tulong sana yon para sa kanya, sa personal. Well, I have no doubt na si Kaheber ay hihiraling isa sa mga national artist ng ating bansa. Lalo ikaw, Kuya Dan, baka pwede natin pagtulong-tulungan, i-launch natin ang isang petition and dalahin natin bago man lang matapos ang anong to, ang pamunuan ng bagong liderato ng ating Okay, well, I am sure marami sa mga kababayan natin ay supportive of that idea. After all, he truly deserves that. Isa siyang makabayan at ang kanyang mga awitin, sabi mo nga, ay tumatak sa kaisipan nating mga Pilipino at tatatak ng mahabang-mahabang panahon pa. Yes, pero bago tayo lumayo ng gusto, actually may binanggit ka kanina na confidential. Si Kaheber was known to be a very straight arrow. He was a straight shooter and he did not tolerate
corruption at the same time. In fact, merong mga kapatunay na si Heber did not get a lot of airtime back in the Philippines during his heyday dahil sa refusal niya to dance the dance by the industry. Si Tita Lu, actually, alam yung story na yan. Tita Lu, would you like okay. to share that? Okay. Noong 1986, siyempre mainit ang politika sa Pilipinas. Right. At mainit din ang top 40. Ibig sabihin, noong panahon na yon, kailangan magbayad ka yung recording company sa isang radio station para ma-promote yung top 40. Ang tawag doon, payola, di ba? Payola. So ako lang yata, nag-click naman ng show pero hindi ako nagkapera. Nag-number one siya, ang title ng show is Folk Rock and Country or FRC. So, kailangan mo magpatugtog ng folk. Tsaka, ako naman, personally, mas gusto ko yung ganong klaseng tugtog. Yung mga tipong galing John Denver, right. James Taylor. Siyempre, pag OPM time na, Heber Bartolome, Asin, Florante, Freddy Aguilar, Corita, hindi mawawala yan. So, ang naging close ko si Heber dahil wala siyang pambayad. So, prangka siya magsalita. Ang pinakagusto ko kay Heber, napaka-prankang brutally frank. Pero may konting lambing. Yes, prangkang-prangka siya magsalita. Yun ang gusto ko sa kanya. Pareho kami prangka. And then, sabi niya sa akin, magpapasalamat na lang ako sa iyo sa album ko. So, yung album niyang Kalamansi sa Sugat, nandun yung pangalan ko na isa sa mga sumuporta, Lady nice. Luz. Pangalan ko, that was 1986, so 3 decades ago. Lady Luz, naging Lumidina na ako kasi nag-iba na ako ng radio format, OFW na. Uh-huh. So, kaya kami naging friends. Wala siya binabahay kahit 5. Kapi-kapi lang kami, ganun. Pero kapag ginukuha ko siya sa mga concert, wala kami pinag-uusapan sa talent fee. Alam niyo, nung panahon na yon, alam niyo naman, pare-pareho tunog ng mga radyo. Right. Minsan yung DJ, di pa nakakapagsalita, nag-hello lang, nag-good morning lang, tutugtugin ang sunod-sunod. Minsan hindi nila tinatapos. Yeah. May bayad yon. Right. Thousands of pesos. Right. Yun ang kalakaran dati, nung mga panahon na 1986. Wala pang social media eh. Wala pang Spotify. Wala pa. Mga sikat na DJ noon, ng DZRJ, Pinoy Rock. Putok noon yun. Yeah. Bata pa ako noon. Sadyante pa ako. Bata ka pa naman ngayon eh. 62 na po ako. Tapos, wala silang pampayola. Pero pumutok yung music niya kasi nga mainit ang politika sa Pilipinas. Right. So nagsabay. Parang timely. Alam, nakakatawa na yung pangalan ko, tsaka yung show ko, tsaka yung pangalan niya minsan, nandun sa mga jeepney. Alam niyo yung stribo? Meron. Right, yeah. Meron. Nandun yung pangalan namin. Uh-huh. Nakakatawa. Kaya nakilala ko sila. Mm-hmm. Ang payola kasi, Dino Records ang nagbabayad. Bico Records, Dino Records. Plaka pa noon, inabot ko pa yung 45. Oh, yeah. And long playing. By so, playing. So na, may under the table yon. Pinabayad sa mga, it's an open secret, legal na illegal, sa radio industry. Yun. So wala silang pambayad. Ako naman, sumikat ang show, pero hindi ako nagkapera talaga. Yeah. Kasi wala nagbabayad sa akin monthly, friendship lang. Yeah. Kasi kasi nga katulad ng prinsipyo ni Heber, ganun din ang iyong ano nilakarang past. Yan ang calling namin, sabi yan niya. Yan ang calling. Yeah. Maraming salamat for sharing that, Tita Lu. Now, we were talking about Heber, you know, not participating sa mga payola na yan, and him being talagang true makabayan. Isa sa mga tumatak sa kaisipan natin mga Pilipino, yung awitin niya na actually, isa sa mga naging top placer doon sa Metropolitan Pop Festival. You remember that, Tita Lu? Yung panahon na yun. Kung Ryan, saan ang nanalo ay yung kay Haji Alejandro. Ryan Kayabyab yun. Kay ganda ng ating musika. Yun, ang galing ng memory ni Kay Ernie. Isa po sa mga top entries doon. Yung inawit ni composition ni Heber. Kasama din doon isa sa mga top placer yung anak ni Freddy. Pero ito po ay tribute natin at pag-aalala kay Heber. So let's come together and listen and enjoy the music of Heber.
And it's about si Kaerni is about to mention the title. Kaerni, anong title nito? Tayo'y mga Pinoy. Agad. Tawag ko yung paro. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Dito sa silangan, ako'y isinilang kung saan nagmumula ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay kayumanggi, ngunit di ko may pakita tunay na sarili. Ang ating hahanapin ay matatagpuan, tayo ay may kakanyang dapat na hangaan. Subalit na saan ang sikat ng araw, ba't tayo ang humahanga dun sa kanluran? Bakit kaya tayo ay ganito? Bakit nang gagaya? Mayroon naman tayo. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Dito sa silangan tayo'y singilan, kung saan nagmumula ang sikat ng araw. Subalit na saan ang sikat ng araw, ba't tayo ang humahanga dun sa kanluran? Bakit kaya tayo ay ganito? Bakit nang gagaya? Mayroon naman tayo. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahiya kung ang ilong mo ay pango. Salamat sa inyong lahat. Wow. Galing. Namnamin natin ang bawat sandali sa ng mga alaala ng ating pumanaw na icon ng original Filipino music, Heber Bartolome. On screen po nakikita natin ang GCash number na kung saan po pwede natin ipadala ang ating tulong
kahit man lang doon sa funeral service, nakita naman ninyo kung gaano karami yung mga taong nando doon sa Burol, kung saan yung putahanan po yan ni Kaheber, kung saan binigyan tayo ng tour ng kanyang anak na si Chris. Tignan po natin, ang number is 0915033332 8. So any amount po will be a help sa ating sa pamilya po ni Kaheber para doon sa kanyang funeral services. This is only the second day ng ano po niya, ng lamay niya. Siya po ay dadalhin sa kanyang huling hantungan sa Monday. So may panahon pa po kayo para bumisita. Pero bago kayo bumisita, mag-schedule po muna kayo, magpa-register muna kayo para ma-schedule ang inyong bisita. Dala ng siyempre pag-iingat and observance of the minimum health protocol, yung pong distancing, yung mask, at saka sanitizing of our hands. That was a beautiful song, but it's only one of those na naging tapak ng uri ng musika ni Heber Bartolome. Kung susuriin natin yung musika ni Heber, ano ang yung magiging opinion? Ano masasabi mo, Mr. Ernie Cordero? Sabi ko nga parang ano yan yung tatak sa pagka-Pilipino, naging bahagi na, na parang kaluluwa na yan ng sining, no? Na hindi kompleto yung pinaka si Heber pag sinabi mo ano ba ang musikang Pilipino? Tanggalin mo si Heber doon, hindi yan kompleto. Hindi kompleto. So to define the music of a Filipino, dadaan at dadaan ka kay Heber Bartolome. Sabihin mo nang masikat ang mga pop music, because, well, that's it. Pero yung mga dating, siguro huli na si Heber sa hanay na yung mga tula na may laman, na mayroong tunay na kahulugan ay ginagawang isang kanta, yun ang mga napaka maganda ron, ano? Tulain mo man o kantahin mo, merong kang makukuhang kahulugan at sustansya, kumbaga. Hindi yung, I don't know, with siguro bias ako against sa ano masyado doon or favor ako masyado doon sa mga naunang mga musika, makikita mo merong ano, 'di ba? Merong parang daloy, merong kwento, merong entertainment at merong turo para sa isang tao, no, sa isang bagay. Eh ngayon puro ha ha ha. Ang kagandahan ng musika ni Kaheber. Parang sorry, medyo nagano yung ano mo, yung signal mo, Ernie. Yung mga awitin ni Kaheber, parang sumasalamin sa buhay ng pangkaraniwang tao. Diba? Yes. Nena about prostitution. Yung Nena about prostitution. Mm-mm. You know, personal experience ito ni Kaheber, you know, when he was an entertainer singing sa Olongapo City, kung doon po niya na-meet yung yung si Nena. You know? Pero yan ay actually, yung pangalang Nena ay hinalay niya doon sa isang lalabay that was being sung by our parents in the past. And talking about Nena, I'd like to share with you one beautiful rendition of this. Actually, live ito nung ano, hindi po ito plaka. So, samahan po ninyo ako. I-share ko sa inyo ito. Just allow me to get that particular song. This is favorite ko yan. Paborito daw ni Tita Lu. So, tignan po natin. Narito po. Si Kaheber at si Tita Lu Medina. Okay, balik tayo. Favorite song kaya tayo ni Karaniwang Tao. Ito yung kanta na to, ha? Ay! Nena, kaya sinabi ko, yung iba nating kababaeng OFW na hindi nagtagumpay abroad at ayaw umuwi ng Pilipinas, nagiging Nena. Bakit naging Nena ang tawag? Yung kasi Nena, talagang sa kanta ko galing yung salita na yun. Oo. At na-attribute sa mga ibang mga nagbebenta ng aliw, no? Oo nga. Pero hindi yun talaga ibig sabihin ng Nena ay prostitute, no? Kaya lang yan sa isang lumang kanta na tinuro sa akin ng nanay namin, yung si Ali kong Nena yung magandang maganda, nahulog sa balon, naging gumamela. Alam mo yun? If
Pinagtatanong kung sino kukuha, si mama kong Pepe, dalas sa umaga. Alam ko yan. Ano yan? Nursery rhyme. Nursery rhyme. Nursery rhyme. Pero parang, nung ginawa ko yung kantang Nena, parang naunawaan ko, maraming pala yung kanta. Parang hindi pambata yung lalim. Isang batang maganda, nahulog sa balon ng kahirapan, naging isang bulaklak na... Gumamela. Na gumamela. Naamoy na po sino-sino? Oo, na... parang ordinary bulaklak na maganda, pero sabi, hindi ganun binibigyan ng value katulad ng rose. Kapag kung nag-aalay ka ng bulaklak, bibendahan ka, mamahalan ng bulaklak. Orchid's rose. Orchid's rose. Pero yung gumamela, parang dinadampot pa. Mababang lase. Sakali lang. Pero ang lalim mong pambata noon. Sige nga. Alam niyo to, request nga, yan o. Maraming salamat. 5 minutes ago before 9. Ang naglalaba. Ang batay niya'y pagod. Galing sa trabaho, wala pang tulog. Sinina'y nagbabasa, nag-aaral pa. Nag-isang anak ng kanyang ama-ina. Tanging pag-asa ng kanyang ama-ina. Ang nanay niya'y umiyak, ang tatay niya'y patay, naipit ng makina doon sa pabrika. Sinikap ng kanyang nanay na sila'y mabuhay. Sa paglalaba ay tumulong siya. Si nanay natigil sa pag-aaral niya. Lumaki si nena, di nakapag-aral. Di natitiyak kung ano ang bukas o kay hirap ng buhay na kanyang nana. Ang tanong ay kailan ito magwawakas? Kailan magwawakas? Ang nanay niya'y nakahiga, matay nakapikit. Sa labis na trabaho, ito'y nagkasakit. Si nena'y nababalisa, kailangan niya'y pera. Walang maudangan, saan kukuha? Kailangan niya'y pera, saan siya kukuha? Lumaki si nena, kapay ay hirap. Di natitiyak kung ano ang bukas o kay hirap ng buhay na kanyang ninanas. Ang tanong niya ay saan ito magwawakas? Saan magwawakas? Ay umalis, laging nakamit at may siyang dali. Ang itsura niya ay kakit-akit, lukas na ng umaga ang kanyang bali. Ayanin nena, ngunit siya'y naligit. Ni nena
yan po ang akasa, meron nag-comment sa akin dito, nag-message sa akin dito, sabi niya, bakit nandiyan dyan si Tita Lu? Sabi niya, dapat sa side, nandoon na si Tita Lu. Ano po yun? It was a clip. 2015. Yeah, 2015 po, kung saan si Kaheber ay bisita sa palatanto ng gabay ng OFW ni Tita Lu Bidina. Alam mo ba, Kuya Dan, wala lang akong guest noon. And then, tinext ko lang, uy, wala akong guest, punta ka dito. May song kasi siya about OFW. Yeah. And di siya masyadong sumikat. Pero, dali niya kusap kasi nasa Banlat lang, eh, nasa Central Avenue lang kami. So, oras lang, doon na siya. Basta may kape or... So, ganun lang. Ganun siya kadaling kausap. Yeah. Ang gusto ko sa music ni Ka Heber, marami pa siyang magagandang music na hindi na po promote. Like yung paaralan, yung poor access to quality education, pangmayaman lang ang De La Salle, pangmayaman lang ang Ateneo, mga ganun. Ang ganda ng mga kanta niya. Favorite ko, tugtugin mo yung Karaniwang Tao. Oh, sure. Like, meron tayo niyan. Papatugtugin natin yan. In fact, I'm planning to put together at least a couple of hours of show sa Tinig Pinoy Radio. Kung saan we will pay tribute and play nothing but Heber Bartolome songs. So samahan po niyo ako. We will post a message about that. Ngayon, isa sa mga musikang tumatak sa isip ko, Tita Lu, eh yung Lery. Okay? You know, marami sa mga awit ni Kaheber ay protest songs. You know, hindi siya violent yung mga songs niya. In fact, he used regular but tender words at saka to describe. Parang kukwento lang. Tapos parang may pagka-ethnic rhythm. Right. Yung kanta niya. Yun ang gusto ko sa kanta niya. Yeah. Talaga yung hindi mo po pwedeng sabihin na yung awit niya ay katulad ng iba. Hindi bara-bara, hindi mainstream. Uh-oh. You know, kasi, there's a special niche. Oo. Particular songs and music ni Heber Bartolome. And saka, I think nagbibigay siya po yan ng free music singing composition or music. I'm glad you brought libre. I'm glad you brought that up kasi actually some time ago, siguro mga bandang only a few months ago actually. Meron siyang hinold na parang sessions, no? Sessions. Para sa mga musikero ng Pinoy. Workshop. Yeah, it's a workshop. That's right. It's a workshop. Kaheber, despite the fact that he was a member of the academe, hindi siya you don't hear him singing and using highfalutin words, ano. Ginagamit niyang mga kataga, yung mga katagang talagang naiintindihan mo at you can relate with. Yes, yes. There was this concert that he held in Ottawa. And my brother, who's a deacon, sabi niya, I love the way he delivers his concert, sabi niya. Kasi nakikipag-ugnayan siya. You know? Habang in between his songs, magkukwento talaga siya and he will relate and he will talk to the audience. Ganun siya. Hindi mo makikita yan sa mga ibang mga entertainers sa Filipino. Mga entertainers sa Filipino, you know, they will go on stage and sing their songs no matter what. Pero siya, hindi, nakaupo siya doon. And then, you know, he will just put down temporarily his guitar. And then, mag-aaroon siyang spiel. Makikipagkwento mo siya sa kanyang audience. And it's a very endearing trait for an entertainer in his caliber. At Kuya Dan, aminado naman siya na hindi siya ganun kagwapo at ganun kaganda ang boses. Para siya yung Bob Dylan of the Philippines. Right. Yeah. Pero banayad ang dating. Mm-hmm. Sinabi niya sa akin yun na hindi naman kagwapo, hindi naman ganda ang boses ko, ngungunga ako, no? Kasi nasal siya kung magsalita. Right. Pero yung mga lyrics ng kanta niya tumatak sa akin. That's it. Hindi na kailangan ng gwapo sa stage, eh. Hindi kailangan magandang boses. Basta ang ganda ng lyrics ng mga kanta niya. Kaya gusto ko talaga yung mga kanta niya. Yeah. It is sad na at the age of 73 ay iniwan na tayo ni Kaheber. I'm sure marami pa siyang magiging contribution sa ating sa larangan ng musika sa ating bansa. Which actually can be embraced. Sabi nga kanina ni Ka Ernie, kung hindi siya rito sa Pilipinas,
wala ang ano, hindi kompleto ang musikang Pilipino. But if Kaheber were born internationally, I'm sure he would have become a hegemon, a giant of a folk singer. Yeah. Folk kasi ang dating ng mga awitin ni Kaheber. Tsaka ang maganda kay Kuya Heber, naglalabi siya na yung rights sa mga singers, composers, maprotektahan. Yeah. Wala kasing mayaman o milyonaryong singer sa Pilipinas eh. Kahit si Freddie Aguilar, hindi ganun kayaman. Yeah. Hindi sila mayaman. Lalo na ngayon pandemic. Yeah, yung mga tunay na mga awit, ng mga katulad nila ka Heber, nila ka Rene Alon de la Rosa, si Mike Hanopol, si Sampaguita, hindi mo masasabing yung mga nagsiyaman. So si Lolita was also a visitor of Ottawa before. Pero yung mga crowd na katulad, yung mga katulad ng mga Sharon Cuneta, yung mga yan, nagsiyaman. Kasi hindi naman sila, yung genre nila iba eh. Hindi naman talaga, artistahin kasi. Senador pa asawa niya. Yeah. So si Carmen, nawala ng konti kanina eh, no ha? Oo nga, na-offline ako yung internet connection. Kuya Dan, gusto ko lang bigyang pansin yung kanyang titulo, no, yung Banyuhay ni Heber. Yes. No, okay. Actually isa 'yon sa slogan na gusto niya sigurong i-promote o ipahayag na nakalimutan, akala ano lang ba 'yung Banyuhay. May kahulugan bagong anyo ng buhay. Si 'yon, 'yung bagong anyo ng buhay, right. O 'yung metamorphosis na gusto niya siguro, no, parang nagre-reflect lang ako kahapon habang nakikinig ako doon sa mga songs niya. Naabot na kaya ng Pilipino yung nag-metamorphose na ba ang mga Pilipino sa kasalukuyang mga kaganapan? Wala pa nung nagkaroon siya ng kamalayan, ano? Nag-metamorphosis na ba? Nagkaroon na ng pagbabagong anyo? Parang wala pa siguro, no? Wala. Hanggang ngayon, uuwi pa rin ng marami. So, parang si siguro 'yun ang kanyang ano, no, mission sa buhay o minimithi sa buhay. 'Yun siguro yung ano na magme-metamorphosis yung Pilipino to something great. Para kasi tayong isang mayaman na nagpapanggap na isang mahirap na bansa. Pero kung tutuusin, napakayaman ng Pilipinas. Napakayaman dapat, no? Ng Pilipinas. Yun, yeah. Yun lang. Yeah. The Philippines is a country rich. We are a rich country pretending to be a poor. To be a poor country, that's right. Yeah. Nakikinabang ang mga iilan. Yeah. Yeah. We are being exploited by a few by foreign interests, that for sure. Now, metamorphosis actually is better described doon sa life cycle ng isang butterfly. You know, ha? Alam po yan ng marami, but allow me to at least say it again. Buhat sa isang lowly worm, yan po ay nagme-metamorphose into a beautiful butterfly. So isang uod na sa paglakad ng panahon ay nagbabago, at sa kanyang pagbabago makikita natin ang resulta, isang napakagandang paru-paro. Pero ang Pilipinas po, if I may disabuse the topic, hindi po dumaranas pa hanggang ngayon ng ganyan. Hanggang ngayon po, marami pa rin ang uod sa Pilipinas. Kaya patuloy pa rin tayo naghihirap, at hopefully magkaroon ng pagbabago sa ating bansa at sa ating lipunan. Pero ang pagbabago po na yan ay hindi lamang manggagaling sa pangunahing tao sa Pilipinas. Hindi po basta po pwedeng baguhin yan ng isang tao lamang. Sama-sama po dapat nating talakayin ang issue ng pagbabago sa Pilipinas. At talagang isa puso natin yung nais nating pagbabago. Anyways, that is I'm not about to go into politics because Tinig Pinoy is not a political forum. So balik tayo sa ating paglalambing at remembering ka Heber Bartolome. Meron pa po tayong ilang minuto ang nalalabi para mapakinggan pa ang at least isang awit. And as I've said earlier, I'm planning po to put together siguro kung di ngayon, bukas, isang at least couple of hours radio show related all to the music of our fallen hero, Heber Bartolome. So, it's 9:03. Medyo
kasi ini-edit naman namin ito. Pero ito pong show na ito. Sorry, medyo nautal tayo. Ay muli nating mapapakinggan dito sa National Capital Region sa Martes ng gabi, alas 6 po, sa 92.93.1 FM, CKCU, our mother station. So, subaybayan po ninyo yan if you're within Ottawa. Kung kayo naman po ay nasa labas ng bansa, go to ckcufm.com or tinigpinoy.com. Maririnig po ninyo muli ito, 6 o'clock Tuesday evening. Although, ang maririnig ninyo medyo edited copy na yung part na halimbawa yung umiikot si Chris Bartolome doon sa burol ng kanyang tatay ay walang sound yon. So, medyo i-edit natin ng konti. Pero ang kabuuan po ng live stream na ito ay makikita ninyo sa Facebook at the same time sa YouTube channel ng Tinig Pinoy Radio. Okay, so tayo ay at 9:04, we will have to knock off at 9:10 because of the time limitation for Tinig Pinoy. So balikan natin ang ating gabay ng OFW idol, an icon herself, Tita Lou Medina. Yeah, so Tita Lou, panghuling mensahe para sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa kasalukuyan. Okay, maswerte yung kasing edad ko na narinig yung mga tinig ni Kuya Heber, yung kanyang mga compositions. At I hope these younger generations get to experience the same music. Sana meron pang gumaya o young Heber. Kasi minsan, yun nga, may legacy siya, no? Hindi na mawawala yan, maririnig na natin sa YouTube. Sa Spotify, kanina tumingin ako, wala eh. Ayaw yung mga Pinoy lang. Wala nga kasi siyang access sa mga ganun. At di siya mahilig. Sabi ko sa kanya, mag-TikTok siya. Nag-uusap kami about promoting his music. Lalo na yung eleksyon na kala ng iba, kailan lang kinompost. Matagal na yung kanta na yun. Meron di siyang karaniwang tao. Ay, ngayon, mga lumalabas na music, ang gugulo eh. Mga rap, wala akong maintindihan about drugs, sex, yung mga mensahe di ko gusto. So, sana yung younger generation makagawa rin ng ganitong klaseng awitin ni Ka Heber na so, nagkukwento tungkol sa buhay, sa yung poverty, about politics, about kung sino yung umupong palpak, mga ganon. At yung kahirapan sa Pilipinas kasi laging yun ang pinaka number one problema eh. Kaya yung kanta ni Ka Heber, laging yun ang tinutukoy. Dahil sa kahirapan, ang dami nagiging parang domino effect kapag mahirap ka. Dami nagiging problema. Kaya kung boboto kayo ng presidente, dapat iboto yung makakasolve sa problema sa Pilipinas. Yun lang. Wala pong babanggitin ang pangalan. Yeah. Wag lang yung presidente. Yung Senate, kahit mayor lang eh. Kahit mayor. Lalo na po yung local government unit. Kasi po, dahil dun sa implementasyon ng batas na mandanas, ang magiging share po ng local governments from the treasury of the national government will be huge. So maraming pera po ang dadalo ngayon sa mga local government. So siguraduhin ninyo yung gagastos ng perang yun na mapupunta sa mga local government units ay karapat-dapat. Okay? Impong hindi kaya, na nakawin yung pera ng gobyerno. Ay nako, napakaraming komentarista ngayon sa Pilipinas sa social media. Ako, I hardly post political content sa aking wall. Madalang na madalang, may isang pa-joke pa. Kasi yan ang napakainit dito sa Pilipinas dahil malapit ang election. Given the time, lalo na. So, Ka Ernie, kayo po, any message before we wind up? Ako gusto ko lang personally ipahayag dito yung aking personal na paghanga sa isang tunay na makabayan. Siguro yun ang legacy na nakikita ko sa kanya. Hindi lang sa pagkatao, sa pagiging artista niya, sa larangan ng pagpipintura, pagkanta at pagtuturo, no? Napakahalagang mission sa buhay yan. It's a vocation na nga eh. Parang isang bukasyon yan para sa kanya. Mantakin mo hanggang sa huling sandali na kagagaling niya lang sa ospital, kaalis lang nung kanyang sa kanyang katawan.
Pero nilunsad niya pa rin yung libreng songwriting. Right. Actually, proud na proud siya. Binalita niya sa akin. Dalawang poster pa yung pinadala niya sa akin. Mm-hmm. O Ernie, gumagawa kami. Nasa Antipolo o nasa Norte. Sabi ko, naku, napakaganda niyang prop. Marami kang mahihikayat na mga kabataan na sumunod. Kaya yung sinasabi mo, Lou, napakarami niyang mga protege na ginawa, I think. And napakaswerte nila, sila yung huling batch. And I think that's very, ano, no, na makatotohanan. Yung mga huling songwriters and singers na tinray niya. Just recently, this month lang yun eh. Right. I remember, pinadala niya sa akin yung dalawang poster at pinagsisikapan namin itaguyod sana yon. Gumagawa kami ng programa na maging isang ganap na isang pangkalahatang programa. Eh, kaso right. Yun. And salamat Kuya Dan sa pakikibahagi sa pagkakataon na ito na ako na isang tagahanga eh nabigyan ng pagkakataong ipahayag din ang isang pag-tribute sa ating napakadakilang kasama si Professor Heber. Professor talaga ang tawag ko diyan kasi kaya ako isa sa kung bakit nagpumilit ako maging isang guro dahil na rin dyan kay Heber. Kasi kakaiba yung pananaw niya. Kumbaga, hindi yan yung isang straight arrow na, o ito, magturo ka, ito yung libro, ito yan. Kung ano yung nasa libro, yun ang ituro mo. Sa kanya, hindi yan. Ano yung nangyayari sa tunay na buhay, yun ang ating pag-usapan. Salamat at magandang gabi at magandang umaga. Maraming salamat din po, Professor Ernie Cordero. From another professor to another professor. Yung sinabi ko ngayon, sana mayroong magmana nung ginagawa ni Kaheber. Well, there is Professor Ernie Cordero who can, po pwede niya itaguyod yung vision ni Kaheber sa kanyang musika. Maaaring hindi siya, pero maganda boses ni Kaheber, kumakanta rin yan. Isang beses makakantayin natin yan. Ito po ang ating panghuling handog sa inyo galing kay Kaheber, ang Karaniwang Tao. Yeah, favorite ko yan. Narito po siya. Yeah. Diyan lang kayo, sandali. At hinahanap ko pa. Kasabayan ko yan. Okay, there you go. Ano pa yung kanta? Pagkat ako'y karaniwang tao, may simpleng trabaho, katamtamang sweldo, walang bahay at lupa, o kotseng magara, na meron sila, ako'y wala. Hindi bale, okay lang sa akin, basta't walang masamang gawain, at ang tanging yaman ay mga kaibigan na kung kailangan ko'y naririyahan. Darating sa akin ang swerte, yan ang aking laging pinakahihintay. Kung dumarating ang pagod, ang konting pahingay, kinakailangan upang bukas ay magpatuloy. Ngunit lalong ang bayan ko'y naghihirap, halaga ng piso ay lalong bumagsak, at ang mga bilihin tumaas ang presyo. Ngayon kulang na ang sweldo ko. Darating din sa akin ang swerte, ngunit kailan kaya, kailan pa, kailan pa? Marating ang pagod, wala na akong oras upang magpahinga. Ngunit kailangan magpatuloy. Ang
tanong mo'y bakit nagkaganito? Sobrang trabaho, di sapat ang sweldo. Walang bahay at lupa sa sariling bansa. Bakit meron na ayuhan, ako'y wala. Wow, karaniwang tao. Yan po ay isa sa mga napakagandang mga awitin ni Kang Heber Bartolome. At ang programa pong ito ay isang pag-alala sa isang dakilang Pilipinong mga awit, composer, pintor, guro, name it. He is the embodiment of Kang Heber Bartolome. Bago po tayo tuloy magpaalam sa Tinig Pinoy Special Edition ngayong araw ito, pinangako po natin na i-announce natin, Tita Lu, yung resulta ng Miss November search ng Calendar Girl 2021. So, for the month of November, ang ating pong ang resulta po ay nandito. Pumangatlo po sa Miss November contest ay si Dadang with 115 points. At ang pumangalawa naman po ay si Shine with 150 aggregate points. Shine of Malaysia? Yeah, Dadang of Shine of Malaysia. Sumali siya. Unfortunately, nagkaroon ng trahedya sa buhay ni Shine. At I think yung kanyang kapatid at ang kanyang lola successively passed away during, particularly yung lola niya, during the voting period. Kaya hindi daw nakapangampanya si Shine Abad. Actually, Sarah Jane Abad ang kanyang pangalan sa Calendar Girl Contest. We know her better as Shine Tangonan. And then, ang walang drum roll. Brrrr. Ang tinanggal po na, ang tinanggal po na winner ng ating Miss November Calendar Girl Search ay walang iba. Kung di si... Teka, yung pong... bago ko i-announce, konting suspense si Talo. Yung pong... ito pong ating Calendar Girl Contest is winding up. Okay? So, sa December 18 po ang grand finals ng Calendar Girl Contest kung saan ang top prize ay tumataginting na 75,000 pesos. Lucky, oh. Yeah. So, yan po ay ibibigay natin sa karapat-dapat at ang haling Miss Calendar Girl 2021. Yung pong runner-ups ay magkakamit din ng premyong pera. Hindi na natin sasabihin kung magkano, but surely it will be substantial. And even the consolation prizes of all the qualifiers will also be going home with some cash, okay, to show our appreciation for their effort. Ito pong Calendar Girl Contest na ito ay hindi commercial. Okay, this is not a business endeavor. Ito po ay ginawa natin to honor our Filipinas. Okay, kaya sinama po natin dyan yung 18 years old to 45 years old na Pilipina. Okay, at yan po ay binoto base dun sa kanilang live interview at also doon sa number of likes ng mga miyembro ng Tinig Pinoy Facebook group. So, hindi po kasali dyan yung mga foreigner kasi merong konting intriga, Tita Lu. Merong nagsabi na hindi daw naging parehas ang Tinig Pinoy dahil daw ban ang mga hindi Pilipino, yung ibang lahi. Well, nakalulungkot na merong ganyang statement galing sa ilang quarters and hopefully sila ay matauhan at ma-realize nila na ang Tinig Pinoy po ay is not discriminating anyone. Okay, pero yung Tinig Pinoy Facebook group po ay merong rules. At yan po ay ginawa para sa mga Pilipino. Yung mga members lamang po, ang membership po ay limitado sa mga Pilipino. Okay? So, pero yung pong Tinig Pinoy page, yung Tinig Pinoy website, itong Tinig Pinoy show natin, live streaming natin, ay open po to anyone. Hindi po natin kina-curtail yung ability of other people, Filipino or not, to join us and watch us. In fact, we appreciate their support and
you know, joining us during our programs, pero hindi po dun sa Facebook group. So, paglilinaw lamang po. So, ang ating pong nagwagi for Miss November, tama na yung suspense italo. I think they had enough. Ay, walang iba kundi si, siya po ay nakakuha ng kabuuang points na 170. So, medyo malayo-layo ng konti doon sa second placer. Ano? 150 si Shine na naging second placer. Pero ang nanalo po ay nakakuha ng 170 points based on the live interview and on the votings. At siya po ay walang iba kundi si Nelly Angeles. So maraming salamat. From and congratulations. Nelly Angeles. Yeah, wala sa Pilipinas? Nasa Middle East yata. Ah, OFW. Si yeah, OFW. Lahat naman karamihan ng mga calendar girl contestants ay OFW. Nakatutuwa itong contestant na ito, Tita Lou, kasi masyadong resourceful. Kung makikita mo yung performance niya, matutuwa ka talaga. Nasa sa loob siya ng banyo, doon niya ginawa. Ito yung nakalulungkot at nakatutuwa at the same time. Nakatutuwa dahil resourceful siya, nakalulungkot dahil ito po ang dinaranas ng ibang mga kababayan nating nagtatrabaho sa mga pamilya abroad. Yes. Yeah. Sa Middle East, galit na galit kami ni Tita Lou. Diyan sila nagte-text. Yun po. Doon po niya ginawa yung kanyang talent video. At nakatutuwa dito, yung costume niya, Tita Lou, ginawa lang ng kamay. Kumuha siya ng mga plastic at saka mga color papers. Yun ang isinaplot niya sa sarili niya habang sumasayo siya ng isang Latin dance. Galing. Wow. So, galing. Doon po sa mga medyo minamaliit ang ating mga kababayang Pilipino, huwag po, lalo na kababayan natin yan. Tayo-tayo po dapat magdamayan at magsama-sama sa ikauunlad ng ating bayan. Yan. So, congratulations muli sa iyo, Nelly Angeles, sa second placer natin na si Sarah Jane Abad or si Shine Bautista Tangonan at si Dadang. Dadang, di ko alam kung, sa Pilipinas siya ta si Dadang. Siya po ang pumangatlo. Sa inyo pong tatlo, congratulations. Your reward, yung pong perang napanalunan ninyo will be sent to you anytime soon. And so yung pong mga nanalo na ito, please get ready for the grand finals na magsisimula sa December 4. December 4 ang live presentation nung 12 qualifiers para sa Calendar Girl Grand Finals. So ihanda na po ninyo ang inyong mga talent video and then susundan po yan ng voting and then we will announce the 5 semi-finalists on December 11. Magkakaroon po uli ng voting likes at yung top 3 among the 5 semi-finalists will go to the finals. At isa po sa mga tatlong finalists na yan ang magiging Calendar Girl 2021 ng Tinig Pinoy Radio. Doon po sa lahat ng mga sumuporta at sumali, kasama na dyan yung suporta ni Tita Lou Medina. Maraming salamat po. Sana po ay nasiyahan kayo sa ating munting pa-contest and referring to our show today, sana po ay nasiyahan din kayo at nakatulong sa inyong alaala ng ating dakilang kababayan na pumanaw kamakailan lamang noong pong November 15 at the age of 73. Walang iba kung hindi ang isa sa mga higante ng awiting Pilipino, OPM in particular, Heber Bartolome. And with that, ang aming pasalamat po muli. Maraming salamat sa iyo, Ernie or Professor Ernie Cordero. Maraming salamat, Tita Lou Medina ng Gabay ng OFW International. At sa inyong lahat po, sa ating mga admins, maraming salamat sa inyo. Doon po sa mga nanood at nagtsagang sumubaybay. Have a wonderful weekend, everyone. Bye-bye! Bye! Ingat kayo! Bye!